Number 10, find the area under the curve, y is equal to 1 over x between the limits, y is equal to 2 and y is equal to 10. Okay? So, kung i-graph natin yung function class, ito yung magiging itsura ng curve. Okay? Ito naman yung y is equal to 2 and then yan yung y is equal to 10. So, yung area na hanapin natin ay ito. Okay? So, i-redraw natin. Parang ganito yung kukunin nating area. Yan. Okay? Ito yung area. So, ngayon, mamimili tayo ng strip, no? Ito. Tawagin natin ito na dy, yung strip na yan. So, kung meron tayong ano dito, dy, okay, so, halimbawa, ito yung y-axis. Okay, so yung area niya na yan, no? Is equal to x right less x left dy. Paano yan? Kasi yung part nito, yun yung kanyang x right. Then, ito naman, yun yung kanyang x left. Okay? So, parang ano, area ng ano? Area sa ng rectangle. Okay? Ito yung parang ano, ito yung parang pinaka-length niya. Length. Ito naman yung parang pinaka-height niya. Okay? Sige. So, the area here is equal to ano? Integral ng x right less x left dy. Okay? So, is equal to ano yung pinaka-x right mo? Ito. X right. Okay? Ito banda. So, ano ba ito? That is equal to 1 over y less. Ano yung left mo? Ito, yung pinaka-left mo. Ito ay ano? 0. Kasi, this is y is equal, this is x is equal to ano? 0. Ito, yung line nito. X is equal to 0. Then, dy. Ang limits natin from 2 to 10. So, using calculator, ang lalabas dito ay equal to 1.609 square units. Okay, number 11, find the area of the shaded region y is equal to 6x less 1. Ito yung equation na ito. Y is equal to 1/4x plus 3. Ito yung line na yan. Okay, bounded by x is equal to 0. Ito yung x is equal to 0 and the intersection point. Okay, so ito yung kukunin nating area. So ano yung gagamitin natin dyan, dy or dx? Say kapag dy class, ito yung magiging dy dyan. So x right and then x left. Okay, so yung magiging x right mo, yung equation na ito, diba, that is equal to y plus 1 over 6. Then, ito naman ang magiging x mo dito. Ayan, no? 4y less 12. Okay? Ito yung magiging pinaka x left mo. Okay? Kaya lang at this part class, sa part na ito, ang x right mo dito is y plus 1 over 6. Ang x left mo dito ay equal to 0. Okay? So, hindi pwede yung dy. Kasi, magkaiba yung left mo dito, tsaka dyan. So, it's better na ang gamitin mo ay dx na lang class. Okay? So, dx. Kasi, hindi nagbabago yung ano, y up, tsaka y low. Okay? So, the area is equal to the integral ng y up plus y low dx. So, ano yung limit mo? From 0. Mag-start ka dito hanggang doon. Okay? So, yun. So, ano yun yung x dyan? So, ano yung magiging x dito? Okay? So, since dalawang equation yan, gamitin lang natin yung calculator para mabilis.
Okay, so first equation, x, pwede nating gawin ganito. 1 fourth x less y is equal to negative 3. Okay, ito naman, 6x less y is equal to negative 1. Ah, sorry, 1. Okay, 1 fourth x less y is equal to negative 3. 6x less y is equal to 1. Okay, yan. Then, nilagay natin sa calculator. 0.25, negative 1, negative 3. And then, ito naman is 6, negative 1, and then 1. So, the intersection is 2i, 16 over 23 and 73 over 23. So, yan yung intersection. Okay? So, from 0 to 16 over 23. Yan. So, yan ay magiging y-up. Ano yung y-up mo? Ito. Ito yung pinaka-y-up mo. Okay? That is 1 fourth x plus 3 minus. Ano yung y-low mo? Ito yung y-low. Okay? 6x less 1. Then, dx. So, limit from 0 to 16 over 23. So, the area. So, lagay lang natin sa calculator. Integral ng 0.25. Plus 3 minus 6x less 1 limits from 0 to 16 over 23. So yung lalabas na area ay 32 over 23. Okay? Yan. So, number 12. Find the area of the curve y is equal 9 as x squared and the x axis. Okay? So, x and then y. So, ang hanapin daw natin na area ay yung curve na ito and x and then the x axis. Ano, saan ba yung x axis ito? So yung kukuning area ay ito. So ano ngayon yung gagamitin nating strip diyan, dx or dy? Okay? So kapag dy, so ang x right mo ay is equal to square root ng y 9 less y. Okay? Ano naman yung x left mo? Square root of 9 less y pa rin. So, parehas lang. Yung x tsaka right, so, wala kang makukuha ng area dyan kapag mag-i-integrate ka. So, much better ang gamitin mo ay dx. Yan, dx. Okay, sige. So, the area is now is equal to, kapag dx ang gagamitin, y up less y low dx. Limits, yun ang problema. From here to there. Pero ano ba yan? Ano ba yung line nito? Yan ay 0, di ba? Y is equal to 0. So, kung 0, yung line nito, ano kaya yung dalawang yan? So, 0 and then 9 less x square. So, lumalabas ng x is equal to plus minus 3. So, ibig sabihin ito ay 3 and then 0. And then ito naman negative 3 and then 0. So, yung magiging limit natin from negative 3 to 3. Okay? Y up. Ito. 9 less x squared minus. Ang y low mo dyan ay ano? Itong line nito. So, y is equal to 0. So, dx.
negative 3 to 3. So yung magiging area dyan is equal to 36 square units. Determine the area of the region bounded by the curve y is equal to 2x less x square less x cube. So kung i-graph natin, class, ito yung magiging itsura ng curve. Okay? So sabi niya, yung curve daw na ito tsaka yung x-axis. Saan ba yung x-axis? Ito. That means nang kukunin nating area ay ito tsaka yan. Okay? Now class, kapag mga ganitong problem, kung mapapansin, magkahiwalay yung area, no? Mayroong separation. Okay, so kapag ganito, paghiwalayin din yung pagkuha. Kunin mo muna yung area na ito, tsaka yung area na yan, or unahin mo to, then sunod yan. Pwede rin yan, okay? So sa part na ito, ang gagamitin natin dito pala ay dx class, ha? Dx. Dx ang gagamitin natin dito. Okay? So parang yung number 12. Ganun yung principle. Okay? So area 1. Then area 2. So area 1 is equal to the integral ng y up less y low dx. So ang limits natin, okay? Ito, 'yon tsaka 'yan. Sige. So ang gawin natin, since itong line na ito, this is the x-axis or pares lang sa y is equal to 0. Gawin nating 0 yon and then makukuha na siya. So using calculator, ito mayroong tayong cube dito. Okay. So 4. So ano ang cube mo? Negative 1. Ano ang x square mo? Negative 1 pa rin. Ano ang x? 2. Ano ang constant mo? 0. Okay? So, lumalabas ng x1 mo dyan ay 1, negative 2, and then 0. So, 1, 0, 0, and 0, and then negative 1, and then 0. So, yung limit natin dito is from negative 1 to 0. So, ang area to naman natin dyan, limits mo from 0 to 1, y up less y low dx. So, pagsamahin na lang natin. So, area is equal to area 1. Y up, ano yung y up mo? Ito. Ito, yung y up mo. 0. Ano yung y low? Itong curve na ito. That is equal to 2x less x square less x cube, no? So, dx from 0 to from negative 1 to 0. Okay, plus the integral of y up. Yung y up mo ay ito. That is 2x less x square less x cube. Less, ano yung y low mo? Ito. So, 0. Then, dx from 0 to 1. Okay? So, unahin natin ito. Integral ng this is negative 2x plus x square, no? Yan, oh, ito. So magiging negative 2x plus x square kasi ilalabas natin. Tapos plus cube from negative 1 to 0. So ito ay 13 over 12 plus dun sa kabila naman integral ng 2x less from 0 to 1. This is 5 over 12. So, this is 18 over 12, no? Or, the area is equal to... Uy, bakit ganyan? 2 pala yun. This is 2.
2 dapat to. So 2. Okay. If that is 2, yan ay magiging, bakit negative 8 over 3 na yan? Anong nangyayari? Negative 8 over 3 naman na. Okay, so yung correction natin dito is hindi ganito yung curve dapat, ganito yung curve natin. So yung magiging limit natin dito is from negative 2 to 0 and then 0 to 1, okay? So yan dapat. So kung i-compute natin yan using calculator, negative 2x plus square cube from negative 2 to 0, this is 8 over 3, okay, plus zero to one. This is 5 over 12. So ang total area niyan ay 37 over 12. Find the area bounded by the parabola 4x less y square is equal to 0 and y is equal to 2x minus 4. So, ito yung magiging graph ng parabola and then ito naman yung line. So, equation 1 and then equation 2. So, yung the best na gagamitin natin dito in a strip class ay dy. Okay? Bakit dy? Kasi sa part na ito, kung dx ang gagamitin mo dito, ang y up mo tsaka y low ay parehas. Okay, so much better na ang gamitin mo dyan ay dy. Okay, so dy. Kasi kahit saan ka magpunta, dito man, dyan man, dito man, magkaiba yung equation ng right tsaka ng left, no? Okay, so dy ang gagamitin natin. Kaya lang, ano yung magiging ano yung magiging intersection, no? Ano kaya yung magiging intersection? Ano kaya yung y dito? Ano kaya yung y dyan? So, equate natin yung dalawang equation. Kung ano yung y ng isa, yun din yung y ng dalawa. Or x na lang. X of equation 1 is equal to x of equation 2. So, ang x ng equation dyan ay y square over 4. Okay, tama ba? Yes. Ito naman sa kabila, ang x nito ay y plus 4 over 2. Okay? So, simplify natin yan. So, magiging 2 ito. Ito mawawala na. So, y square is equal to 2y plus 8. So, y square less 2y less 8 is equal to 0. So, using calculator, 1, negative 2, and then negative 8. So, yung magiging y natin dito is 4, and then, ano kung ano yung x dyan, hindi na mahalaga. Kung ano yung x dito, hindi na mahalaga. And then, ito naman ay negative 2. Okay? So, yan yung magiging limits natin. So, the area is equal to the integral ng x right less x left dy.
Okay. So, yung limits natin from negative 2 to 4 is equal to, ano yung x right mo ito, equation na ito. That is equal to y plus 4 over 2. Okay. Minus left, ito. Y square over 4. Then, dy negative 2 to 4. So, the area is equal to this is equal to 9 square units. Number 15, find the area bounded by the parabola y less 9x square and x plus y is equal to 7. Okay, so parang yung number 14 lang, no? Okay, parang ganun lang itsura. Now here, ang gagamitin natin dito class ay dx, no? Kasi kapag dy, yan, no? Ang x right tsaka x left mo dyan ay parehas na equation. Okay? Sa part na ito. Dito pwede, no? X right tsaka x left magkaiba. Pero kung x dy talaga ang gagamitin mo, mapilit ka, hatiin mo, no? Ito. Yan. Hatiin mo. Kung dy talaga ang gagamitin mo. Sa part na ito, mag dx ka. Sa part na ito, mag dy ka. Pero para minsanan, dx na lang. So, using dx, area is equal to the integral of y up less y low dx. Okay, ang limits natin, x1. Ito yung x1 mo. Then, ito naman yung x2. Pero ano sila? So, ang gawin natin, i-equate natin yung dalawang y ng equation na yan. And then, makukuha natin yung x1 and then x2. Okay? So, y1 is equal to y2. Y ng equation 1 is equal to y ng equation 2. Ganun yung ibig sabihin yan, ha? Okay? So, or, ganito na lang. Y ng equation 1 is equal to y ng equation 2. Okay? So, y ng equation 1, this should be equals. Okay? 9 less x squared is equal to 7 less x. So, x squared less x. Okay? Less 2 is equal to plus 2 is equal to 0. Tama ba? Ilipat natin dito. May iwan. So, negative 2. Okay? Tama ba? Ilipat. Tama. Okay? So, using equation sa calculator. 1, negative 1, and then negative 2. Ang ito ay 2, ano? Sa kabila naman, ito ay negative 1. Okay? So, yan. Area, negative 1 to 2. Y up mo is, itong equation na ito. Ito yung pang upper. Ito yan yung nasa taas. 9 less x squared. Less, yung y low mo naman is ito. That is 7 less x dx. Okay? So, lagay sa calculator. Integral of 9 less x squared less 7 less x from negative 1 to 2. So, this is 9 over 2 square units. Okay. Sixteen, find the area bounded by the line x less 2y plus 10 is equal to 0. Ito. Yung line na ito. X-axis, itong line na ito. Y-axis, ito. And then the line x is equal to 10.
to. So, ibig sabihin, ang area na kukunin natin ay itong area na ito. So, area is equal to, ang gamitin natin dito ay dx, no? Is equal to y up less y low dx. That is equal to, ano yung y up mo? Itong equation, itong line na ito. So, yung y nyan ay x plus 10 over 2. Okay? Y low. Itong line na ito. 0, di ba? Okay? Dx. So, yung limit mo ay from dito papunta doon. So, 0 to 10. So, the area is equal to x plus 10 over 2 0 to 10. 75 square units. Okay. What is the area within the curve r square is equal to 16 cosine theta. So, ganito yung itsura ng curve, ano? Okay? So, anyway, para ma-plot ito, class, so, meron naman yung mga application, no? Sa internet. Pero using calculator, pwede nating i-plot ito. So, punta ka lang kay mode 7. So, table siya. And then, ang mangyayari, parang function of x is equal to yung equation, no? That is equal to the square root of 16 cosine theta. Parang ganyan yung mangyayari. Yan, no? Okay? So, parang ito, r is equal to square root of 16 cosine theta. Okay? So, 4 square root of cosine, okay, x ang ilagay natin. Sige. So, magano na lang tayo, degrees, mas mabilis. Mas madali, okay? Yan. So, equate mo lang yan, equals, magtatanong ng start, saan ka mag-start? Dito tayo mag-start, sa anong angle ba yan? Zero. Okay? Saan tayo mag-end? So, pag ganito tayo, ha? So, saan tayo mag-end? Dito rin. So, that is equal to 360 degrees. Okay? Ano ba yung step? Sabi niya, kung ilang degrees yung ipalplot mo. Yan o, yan. Halimbawa, yan. So, every 15 kaya yan? Malamang. So, ang step mo ay every 15 degrees. So, lumalabas. Okay? So, kapag ang angle mo ay 0, ito ay 4. Okay? Then, lumiliit, lumiliit, lumiliit hanggang sa kapag naka-ay 45 ka na. Yan. So, yun si 45. So, yung radius mo, lumiliit, no? Pagdating kay 90, 0 na siya. Okay? Okay? Then, and so on. So, error. Hindi niya makuha. Hindi makuha ng calculator. Okay? So, merong problema yung calculator. Try natin gawing radian. Okay? 0. And mo is 2 shift pi, no? Ang step mo ay 0.5 ang step. Okay? So, yan. Error pa rin, no? Anyway, so, hindi kayang i-kuan ng calculator ito. Okay? So, but according to the internet, so, ito yung aking na-search, no? So, kapag mga ganitong problem class, mas maganda na hatiin mo sa apat. Okay? Kasi, kung ang ilalagay mong angle dyan ay from beginning to the end, there is possible na, there is the tendency na mag-zero. Halimbawa, integral ng cosine theta d theta. Ang ilalagay mong unit ay, let's say, from 0 degrees, that is 0 to 360 degrees, that is 2 pi. So, kung ilalagay natin sa calculator yan, tignan mo. Cosine 0 to 2 pi. Check natin.
malamang magsisiro. Actually, ito ay, di ba ito ay sign, no? Yan, no? Zero. Okay? Pero kung hatiin mo yan ng, ano, ng pi over 2, tapos i-multiply mo ng 4, no? Kasi yan, pi over 2, 90 degrees. Anong sagot mo dyan? 1 times 4 mo, di ba? O 4. 4 yung tamang sagot ng halimbawa. Okay? So, ganon. 4. Okay? So, yun yung problema. So, kapag mas maganda na hatiin mo sa 4. Kanina, yung ginawa natin, ang nilagay natin dito is ito, ganyan. That is pi over 2. Kumbaga, yung 360 degrees, hinati natin sa 4. After nyan, after so lumabas yung sagot, multiply natin ng 4. So, parang ganun yung gagawin natin dito. So kitang-kita naman sa table natin, 7. Kanina na... Okay, anyway, sige, tuloy natin. So, the area is equal to 1 half integral ng r square d theta. So, ito yung formula natin kapag naka-polar form tayo, class. Kung kukunin natin yung area ng isang curve using polar. Okay? So, yan. So, 1 half r square, that is 16 cosine theta d theta. Okay? From 0 to pi over 2. Kaya lang mag-multiply tayo ng 4. No? Okay? Kasi hinati natin sa 4. Okay? Yan. Sige. So, 16 divided by 2 is 8. Integral ng cosine alpha x from 0 to pi over 2. Okay. So, ang sagot dito ay 8. Tama ba? Eh, sorry. Meron pa palang 4 dito. So, times 4. So, 22.62. So, the area is equal to 22.63 square units. Ano kaya yan? Ilang pi kaya yan?